Hello, good day mga kapatid. Kumusta kayo? Welcome to our week 9, lecture 8 ng ating intro to Theo. Natakal na natin yung tatlong branches ng theology for the past few weeks. Ayun nga ay ang systematic theology, biblical theology, and historical theology. Now, we are now on the last part of our course. Ito po yung tinatawag nating contextual theology. At yun ang ating tutukan natin for the past 3 weeks, at yun din po ang inyong magiging final paper. Kaya kung ako sa inyo, pakinggan nyo mabuti, aralin nyo mabuti para mas maintindihan nyo ang gagawin yung final paper, application ng pinaka-submission ng course nyo. By the way, after this, ay ibibigay ko na din sa inyo yung instructions no for your final paper. Pasensya na po at medyo na busy at nagkabakasyon lang ng mga nakaraang araw kaya hindi ko po nagawa agad. But huwag kayong mag-alala, mahaba pa naman ang inyong oras because meron kayong 1 month even after nung course para maipasa nyo ang ating requirements. Before we start, let's ask the Lord, the Holy Spirit na samahan tayo sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong na ito na binigay niyo muli sa amin para kami ay makapag-aral ng iyong salita. Ang panalangin namin ay patuloy na pagsama mo sa amin, Panginoon. As we listen to your word, we pray for the anointing of your Holy Spirit. As we listen to this lecture, may we find ways, may we have wisdom, paano po namin ito may apply sa aming mga kanya-kanyang ministry, sa aming buhay, at para maging effective teachers, effective leaders, effective ministers, Panginoon, para sa iyong kaharian. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Before we start, let me ask this question to you. If the book of the Gospels were written today, what do you think will be the setting, the language, the culture, pwede nating sabihin, and environment? Kung si Jesus ay dumating ngayon, kung yun yung unang pagdating niya dito sa lupa, ay palagay natin 2020 or 2022 or 2023, sabihin na natin, ano sa tingin niyo ang itsura ng gospel? Ano kaya ang setting? May mga farm kaya? Saan kaya siya mag-i-stay? Ano kaya ang madadatnan niyang mga tao? Ano kaya ang katulad ng isang pariseo? Ano kaya ang katulad ng mga disipulo? Think of this lang. Tingnan nyo lang mga kapatid, if the Gospels were written today, ano sa tingin nyo ang magiging itsura ng book of the Gospels? No? Magandang pagtuunan ng pansin. Tingin nyo ang patungkol sa kanyang parables? Ano kaya ang content ng kanyang mga parables? Kasi si Jesus, ginagamit lagi yung kanyang environment, no? Pag siya ay magsasalita, laging merong kailangang lapat sa audience, lapat sa hanap buhay, lapat sa lifestyle ng audience. So kung tayo ang audience ngayon, if we are the first audience of the gospel, what do you think will be the setting, language, and environment? And I want this to be part of your reflection. No? Sagutin nyo rin ito dun sa inyong reflection paper. I want to see this in your reflection paper. Now, ano nga ba ang goal ng pag-aaral ng theology? Para lang mapunan natin ang utak tungkol sa Panginoon. Ano nga ba ang layunin natin, no? Para patuloy, bakit nga ba, why take this course, no? Bakit tayo patuloy na nag-aaral ng teolohiya? Let me just remind you, the theology is not just theoretical knowledge detached from practical applicability. Ang pag-aaral po ng teolohiya ay kailangan po laging balanse. Hindi lang po laging head. Kailangan my heart and my hand. Rather, the word theology is used to express the fact that the truth that affects every aspect of our lives is divinely
inspired revelation. Lahat ng nangyayari sa ating buhay ay merong kinalaman ang Diyos. Now, there is no aspect of our lives that is to be left untouched by biblical doctrine. Lahat po ng aspeto ng ating buhay, sa iyong trabaho, sa iyong ministeryo, sa iyong pamilya, ay yan po ay merong theology, yan po ay merong divine revelation. Kaya importante na pag-aralan natin itong contextual theology. Katulad po, in preaching, ako po ay nagpipreach din, mga kapatid. Isa sa mga aspeto na kailangan nating i-hammer, it's not just the exposition of the word. Nandun na tayo, i-expose natin yung salita ng Panginoon, alamin natin yung interpretation, alamin natin ng context. But one thing na kailangan nating laging isipin sa pagpaprepare ng preaching is paano ba nila ito maisasabuhay sa kanilang pang-araw-araw. So isang question no, na dapat nating maitanong sa paghahanda ng preaching, lalong-lalo na sa conclusion. Two important parts ng preaching na dapat hindi natin maneglect. Introduction, why should we listen to you? Conclusion, what should we do now? Or what should they do now? Sa kanilang narinig na salita ng Panginoon, sa snippets of theology na iyong ibinahagi sa iyong congregation, sa mga member mo, sa mga leaders mo, ano ang kailangan nilang gawin? Same with theology. The approach should be holistic and it should be practical and relatable to where they are. Matalas po ang ating pag-aaralan ay mga Western culture. There's nothing wrong with that, but the application should be applicable sa kung ano sila, kung ano ang setting nila, kung ano ang lingwahe nila, at kung ano ang environment nila. Now, unti-unti natin ito, mga kapatid. Babalik tayo sa ating pattern o sa format natin. Ano, Theo? Let us now define contextual theology. Contextual theology, properly conceived and within biblical bounds, is the attempt, kita nyo ha, the attempt to think about and present biblical truth in ways that are understandable to a certain culture or people and answer the questions that they bring to the biblical text. Okay? Ang isa pong kaparaanan ng pag-aaral ng contextual theology ay kailangan ma-present mo yung na-interpret mong salita ng Panginoon sa kung paano ngayon maiintindihan ng mga tao. Contextual theology starts with simple adjustments of language use along with idioms and illustrations. For example, use the mother tongue of your listeners rather than a trade language like English. Kaya po ito, promote ko lang yung Pinoy version. For me, very effective ang Pinoy version, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lamang sa salita ng Panginoon at doon sa gustong abutin yung mga hindi talaga nila trade language or yung first language katulad ng English. Importante po yun dahil tayo po ay madalas nakikipag-dialogo sa mga tao, sa community, sa inaabot natin ay Taglish po no, or conversational Tagalog. Kaya importante po yun, mga kapatid. Or, halimbawa, ang lagi nating inano, I am the bread of life, which is okay naman yun. Pero how do we now contextualize that? Tayo, sa kanila, sa Israel, ang bread is very basic, no? Basic food. Tayo, hindi siya not so basic. Ang pinaka-basic sa atin, rice. So kung gusto nating i-contextualize yun, pwede natin gamitin yung Jesus is the rice of life. Yun, pag binanggit yun natin sa panahon natin ngayon, naiintindihan na nila ngayon ang importansya ni Jesus. Kung gano'ng kaimportante ang bigas sa isang Pinoy, ay ganun din kaimportante si Jesus sa kanilang buhay. So yan po ay ilan sa mga kaparaanan lamang para mapag-aralan natin itong contextual theology. Now, contextual theology is a discipline committed to making whole and dynamic the truthfulness of Christian thought and action through the bringing together of aspects of faith which in truth can never be separated from one another. So ano ba ang hinahanap ng contextual theology? It seeks in explicit and varied ways to enable the believers
to articulate faith, to speak of God in practice. Isa po sa mga layunin ng contextual theology ay hindi natin mabox si Lord or hindi natin mabox ang ating mga sarili paano natin i-approach ang Panginoon. Marami ng mga bagay in missions po, this is very important. If we want to reach out people, we should prioritize contextual theology. Kasi maraming mga bagay, halimbawa, mag-aabot ka sa ganitong lugar, mag-aabot ka sa isang tribe, mag-aabot ka sa isang community. Ang layunin natin, kung ano ang first instinct natin, mga kapatid, kung ano ang nakita natin sa kinalakihan nating lugar, whether you are in a city or you are in that area, the first instinct na meron tayo ay gayahin agad doon sa community na i-reach out natin. Now, merong danger doon, mga kaibigan, kasi meron tayong kailangang araling kultura, araling setting, araling environment na meron sila na kailangan maintindihan muna nila yon bago natin ipasok yung mga context, yung culture na nakalakihan na natin. Now, pag ginawa natin yon, mahihirapan silang intindihin talaga kung ano ang salita, kung ano ang gustong sabihin ng Diyos, kasi malaking bagay sa kanila ang kanilang kultura. At kung hindi natin babantayan yung mga kapatid, mabibigulan tayo, magkakaroon tayo ng failure at mahihirapan tayong ipasok ang salita ng Panginoon. Unlike pag pinag-aralan natin yung konteksto na kanilang lugar, kung ano ang meron sila na pwede nating magamit mismo ang salita ng Panginoon. Bakit? Eh, bakit ba? Eh, okay na kami, Pastor. Okay na, may Bible na. Nag-aral na kami ng salita ng Diyos. Okay na kami dito. Bakit? Ano ba ang need para pag-aralan ang contextual theology? Una-una, the need is because the Bible was not written directly to us. Unang bagay na kailangan nating pag-isipan at itatak sa ating isip, mga kapatid, hindi sa'yo unang isinulat ang Biblia. Tandaan mo yan. Kaya mahirap pag magbabasa ka, tapos akin to, hindi. Mali yun. That's the wrong interpretation. That's the wrong take in reading the Bible. Hindi mo pwedeng angkinin agad ang salita ng Panginoon. You should know sino ba ang intended audience, sino ba, ano ba ang context, ano ba ang pangangailangan ng mga time na yon. Because it was not written directly to you, mga kapatid. Kailangan mo munang malaman yon. Grasya na lang ng Panginoon, through His special revelation, ay hinayaan niya tayo na ang kanyang salita ay umabot din sa atin. But technically, it was not directly written to you. Kaya kailangan natin ng context, kaya kailangan natin pag-aralan yung contextual theology. Pangalawa, is yung tinatawag na to avoid the universal theology approach. Ano ang ibig sabihin ko neta? Universal theology, pag meron kang nabasa sa Biblia na tingin mong theology, ay applicable na ito sa lahat. We believe that the Word of God is timeless, eternal truths, but the timeliness of the word should always be considered. Yun yung tinatawag nating historical approach or historical particularity. Example given, ito yung tinatawag na all of the promises of God are available to you. Kapatid, mali. May mga pangako na hindi talaga ibinigay sa iyo. Merong mga pangako na ibinigay sa bayan ng Israel. And na-fulfill na yun. At sa context nila yun. So when we talk about all of the promises of God, we should be careful. Ano ba ang pangako na ibinigay generally? Ano ang mga pangako na ibinigay specifically? Kasi may mga pangako na ibinigay lang para kina Abraham. May mga pangako na ibinigay lang din para dun sa iba't ibang mga tao na for them. Sa kanila lang yun. Sila lang ang panghahawakan nun. Naiintindihan ako, mga kapatid. Alam mo, in Jeremiah 29 verse 11, before we claim that verse, we should know the context of that. We should know kung ano ba ang nangyayari sa kanila. Hindi, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper me, not to harm you.
malaman natin and yung pag-interpret natin sa Philippians chapter 4 verse 13. So I hope na hindi kayo malito dito na in every setting of the Bible, in every book of the Bible, ay merong mga dapat na masusing pag-aaral at hindi siya yung tinatawag na one size theology, no, yung parang free size na kung saan pwede nating kunin yung theology na yun sa bawat sa lahat po. Pangatlo, because the word of God should be understood in our own language, culture, context and setting. Bilang pastor, bilang preacher, ikaw bilang leader po ng iyong simbahan, isa sa mga leader, ay kailangan maunawaan mo na ang salita ng Panginoon. After you interpret it, after mo mapag-aralan, after you exposit the Word of God, it is now incumbent upon us na kailangan maintindihan sa sarili nating lingwahe, sa sarili nating kultura, sa sarili nating konteksto, sa sarili nating set. Okay? So isa yan sa mga pag-aaralan natin, mga kapatid. Now, there were many books now in relation to theology, but most of them were not really applicable to our setting. Maraming mga libro, maraming mga sulat na isinulat sa Western setting, isinulat sa Middle East setting. Bantayan lang natin, mga kapatid, kasi meron ding kaparaanan ang mga Pinoy, ang Pilipino, para maintindihan ang salita ng Diyos. Tulad nga ng sinabi ko kanina, it is incumbent upon us to teach the word rightly and make it relevant today. Okay, I hope na naiintindihan nyo. If you have any question, just approach me, no? Kasi yan ang mga gagawin natin. On your paper, sa inyong final paper, ay kailangan makita ko yung mga kultura katulad ng bahala na. Yan. Yung pagkaintindi natin sa mga tradisyon ng mga Pinoy, piyesta. Yung mga yan. Paano natin yan i-contextualize para maabot natin yung mga tao na gusto nating makarinig ng salita ng Panginoon. Sino-sino tayo? Mga branches, no, ng contextual theology na kailangan nating i-consider. Meron yan tatlo. Una, culture, communication, and context. Ako, in culture, according to Niebuhr, yung kapitbahay mo, o Niebuhr ata to, Richard Niebuhr, si Richard, yun, kapitbahay namin yan, eh, si Richard. Culture is the social life of humanity. The environment created by human beings in the areas of language, habits, ideas, beliefs, customs, social organization, inherited artifacts, technical processes, and values. So mahaba to. Mga shared values, shared beliefs na inherited. Now, mind you mga kapatid, hindi naman lahat ng kultura ay maganda. May mga pangit din naman kultura. So our goal is i-identify natin yung mga kultura na malapit o dikit sa salita ng Panginoon para yun yung magamit natin, ika nga, para maabot natin yung mga tao. Now, si Richard Niebuhr, yung kapitbahay ko, ay nagbigay siya ng ilang mga prinsipyo o ilang mga pananaw para makita natin kung ano ba ang kultura tungkol sa patungkol sa Biblia at paano natin ito magagamit. Now, may mga ilang mga sabihin na nating simbahan, grupo, na ito ang kanilang pananaw. For them, they are, ito yung tinatawag nila, Christ against culture. Si Kristo daw ay against dun sa kultura. To exemplify the Christ against culture position, sabi ni Richard Niebuhr, Niebuhr claims Tertullian, Leo Tolstoy, the Mennonites, mga Quakers, iba't ibang mga boses ng mga lolo kapanahunan from the monastic tradition. They are united by common theme. Loyalty to Christ and the church entails a rejection of culture and society. Kaya kung makikita nyo mga kapatid, yung mga monghe, yung mga tipong may tinatay, nagiging hermit sila, yung umaalis sila sa city, umaalis sila sa mundo, at ang ginagawa lang nila mga kapatid ay talagang nagsasarili sila. Sila ay grupo sila doon and really they isolate themselves from the world. But the problem with this, si Jesus,
ginamit niya yung kultura para abutin niya ang mga Israelita. Si Paul, ganun din. Di ba sabi niya, for the Gentiles, I will be Gentiles. For the Greeks, I will be Greeks. For the Jews, I will be Jews. So, makita mo mga kapatid, no? Ay, medyo mahirap ito. Kasi, ang sabi rin sa Romans chapter 12, sabi natin doon na, na we should be insulated, not isolated. We should not be exclude them. But gagawa tayo ng paraan na ma-insulate natin ang ating sarili sa mundo. Now, meron tayong tinatawag na Christ of culture. Itong position na to, pinapoint ni Niebuhr, sila yung mga ancient Gnostics, sila Abelard, sila Albrecht Ritschel, maano na yung mga pangalan, and large swath of Protestant liberalism. At ang sinasabi nila, the commonality here is a lack of tension between the church and the world. Since Jesus is the fulfiller of society's hopes and aspirations, Christ of culture. Ito naman po ay isang klase ng pananaw na sila ancient Gnostics. Itong mga taong to, for them, ito yung kanilang pananaw. The commonality here is a lack of tension between the church and the world. Since Jesus is the fulfiller of society's hopes and aspiration, He is the great enlightener, the great teacher, the one who directs all men in culture to the attainment of wisdom, moral perfection, and peace. Kumbaga, si Jesus mismo yung kultura. Yun po ang tinutukoy dito. No. Pangatlo po, yung Christ above the culture. Hindi siya against, hindi si Kristo. Mas mataas siya sa kultura. Ano po ang ibig sabihin nito? The Christ above culture, according to my neighbor, it is the dominant voice of church history. Katulad ng sinasabi nila Thomas Aquinas, it is now the fundamental issue between God and humanity, not God in the world, na dapat mas mataas si Kristo doon sa kultura. Ang isa sa mga sinasabi nila, in his effort to combine into one system the relationship between reason and revelation, creation and redemption, nature and grace. Kaya kung makikita niyo mga kapatid, lahat ng kultura na mayroon tayo ay mataas, mas mataas ang Panginoong Jesus. So, very reasonable ito, unlike doon sa dalawa. Now, pang-apat, Christ and culture. Ito naman po ay paradox, no? May pagka-paradox yung approach. Ang sabi dito, the Christ and culture in paradox position is the dualistic version of Christ above culture upholding the paradox of law and grace, divine wrath and mercy, that the Christian lives between two magnetic poles. Sabi ni Niebuhr, si Apostle Paul daw ay isa sa mga ang tawag dito, advocate ng approach na to, and later represented by Martin Luther and Soren Kierkegaard. So for them, hindi magkalaban. Doon sa unang tatlo, magkalaban yung culture, magkalaban si Christ, mas mataas. Ito hindi. Paradox. Ibig sabihin, God can really use the culture. Christ can use the culture para maabot, para maintindihan nila ang salita ng Panginoon. Okay? So I hope na unti-unti niyong naiintindihan ito. Kasi sa ministry natin, kailangan ito mga kapatid, isa sa mga tanong na, bakit ang hirap natin na nilang abutin? Hindi mo kasi inaabot yung kultura. Hindi mo inaalam yung kultura nila. And lastly, isa sa mga ano ni Richard is, the Christ as transformer of culture. Position is the conversionist version of Christ above culture. It is most clearly presented in the work of Augustine, John Calvin, and F.D. Maurice. According to this view, all of culture is under the judgment of God, and yet culture
is also under God's sovereign rule. So ito yung mga pinaliwanag ko sa inyo last two weeks, yung mga Soli Deo Gloria, Soli Scriptura, kaya medyo ano sila, fanatic. Kaya hindi sila fan ng culture. Now, pangalawa, yung tinatawag nating communication inculturation. It is the hermeneutic aspect of theology which concerns the process of proclaiming and explaining the gospel in a language a particular people understands. Ito naman po about language. Ano ang role ng language para maintindihan, para ma-contextualize po ang theology. Imagine ninyo ito, mga kapatid. Just think about it. No, think about it lang, mga kapatid. What if ang ginagamit pa rin natin ngayon ay Greek and Hebrew? What if sinabi ng Panginoon na wala kayong ibang babasahin until now, kundi Greek and Hebrew lang? There's nothing wrong. Ako, nag-aral ako ng Greek and Hebrew. Mahirap talaga sa mga kapatid because that is not my first language. Pero paano po? Paano, mga kapatid, kapag sinabi lang ng Panginoon, what do you think will be the effect? What do you think will be the consequence ngayon? Mahirapan tayo, mga kapatid. Kaya ako, kung titingnan nyo, merong mga kasamahan tayo na for them, King James Version only ang pwede nilang gamitin. For them, yun lang ang inspired. I don't believe na yun lang ang inspired. The Word of God is inspired, not the King James Version. Kasi naniniwala ako na every language, every tribe, kailangan ma-inculturate sa kanila ang salita ng Panginoon. At mangyayari lamang yun kung gagamitin natin ang language nila, gagamitin natin paano sila mag-communicate. It is the hermeneutic aspect of theology which concerns the process of proclaiming and explaining the gospel in a language a particular people understands. Now, we know the culture, we know the importance of communication. Lastly, we should know the context. No? It is important to do contextual theology in the sense that you are answering from the scriptures the questions that the culture is asking. Mahirap ito, mga kapatid, kasi may tendency na masyado na tayong nakatuon sa context natin at hindi na natin iintindi yung context ng Bible. Dalawa lagi. Intindihin natin yung context there, intindihin natin yung context here, at itutuloy natin yon. How do Christians live faithfully and biblically in a very particular cultural context? How should biblical truth be presented in a particular place to a particular people so that it is as comprehensible as possible? Those are the key questions that should drive our theologizing, which is always done in a particular context. Context, context, context. Importante ang konteksto, mga kapatid. Saan tayo? Ngayon, ano po ang application ng contextual theology? Questions to consider as we apply contextual theology. May mga ilang katanungan para mas lalo nating maintindihan, maisabuhay yung contextual theology. Una, what is the gospel and how do we bring it to bear on the hearts of the people today? Kung meron kang pagsisiraan ng salita ng Panginoon, ano ang konteksto sa tingin mo ng lugar na yun? Ano kaya ang magandang gamitin approach? Alam mo ang gospel? Naintindihan mo ang gospel, mga kaibigan. Pero sa tingin ko, ang dapat nating maunawaan at maintindihan ay paano natin ito ibabahagi doon sa tao. Magandang pag-usapan yan. Pangalawa, what is the culture like? And how can we both connect to it and challenge it in our communication? Ano ba ang kultura ng lugar mo? Sige nga. Sa nasa Visayas pa kayo? Nasa tribe ba kayo? Ano ang population? Rural ba? Urban ba? Think ko kailangan ding ma-realize natin yon. Kasi mayroon yung effect sa paano natin i-communicate ang salita ng Panginoon. Pangatlo, how do the various ministries in a church, word and deed, community, and instruction relate to one another? Kumusta po yung pagsasalita at paggawa natin, yung community at yung pagtuturo natin? Ano po kaya ang mga nangyayari inside and outside church? As we now conclude this lesson, there is a great potential for us to learn something really helpful about how to share the gospel or disciple people. So marami na tayong natutunan
Marami na tayong seminar na naatinaan about sharing the gospel at paano ma-disciple yung mga tao. But on the other hand, our approach is open but cautious because there is also the potential for compromise or syncretism within those same pages. Sa dami na nating napag-aaralan, sa dami nating gustong para kang nagchapsuy na may mga bagay pala na hindi pwede sa chapsuy, pwede ka nagminuto, na kung hindi ka magiging maingat, ay magiging iba ang lasa ng minuto. Ganun din po, as we share Jesus and make disciples, maging maingat lang tayo mga kapatid. Because the same might be said, of course, for Western theology books, which for some reason are often considered to be just theology rather than contextual theology. And that is my heart. That is my passion. Gusto ko pong, kung makikita nyo mga kapatid, gusto ko magkaroon ng tinatawag na Pinoy theology. Ano ang mga theology na pwede nating ma-apply sa mga Pinoy? Ano yung mga kultura, ano yung mga konteksto, ano yung mga setting na pwede nating ituro sa mga Pinoy? And pag-pray nyo ako, I want to write books regarding this. Gusto ko magsulat ng libro para po matulungan yung iba't ibang mga simbahan. Right of now, we have 55,000 churches here in the Philippines. At gusto kong matulungan yung mga community churches natin para maibahagi pa ang salita ng Panginoon ayon sa kanilang konteksto, ayon sa kanilang kultura. In some, any and all theologizing is contextual. So, nagko-contextualize ka na agad. Maging maingat lang tayo. Whether we realize it or not so, it is both unwarranted and unbiblical to disregard. To disregard contextual theology per se. So, mahirap i-disregard. We are all theologians and we are all contextual theologians. Pag naghanda ka ng iba Bible study mo, automatic, kinikontextualize mo na yun. Hindi mo lang alam na hinahanapan mo na agad, paano ko kaya ito i-relate? No? Dapat maging mindful lang tayo. The question is whether or not we are good ones. Are we aware that we are reading and thinking about the Bible and its implications within a particular time and place in history in the world? So, kailangan makita natin yan mga kapatid. The more that we understand the Bible and the history of biblical interpretation and become aware of the strengths, weakness, and peculiar characteristics of our home culture and those of other cultures, the more we will be equipped to think biblical and do theology well in particular cultural context. Kapatid, huwag tayo maging tamad na pag-aralan ng konteksto. Huwag tayo maging tamad na ituro ang salita ng Panginoon. Huwag tayo maging tamad paano i-contextualize ang salita ng Lord. Contextual theology is not something to shy away from, but we need to embrace and to commit to doing well, not compromising scripture, but committing to make all of God's word understandable for the people with whom we come in contact. That's our goal, mga kapatid. Hindi lang para mapuno ang isip natin ng salita ng Panginoon. We have now this challenge. Paano natin ito ngayon may apply sa kultura, sa konteksto na meron ka? Kaya kapatid, napaka-importante na contextual theology. Huwag nating basta-bastahin lang. Yes, nag-aaral ka for a reason. At ang reason na yon ay maituro mo ang inaaral mo ang salita ng Panginoon dun sa mga tao na ibinigay niya sa iyo. So yun lang mga kapatid at nawa ay patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon. Kung may mga katanungan kayo, ay itanong nyo lang po sa akin. I'm just one chat away. God bless you mga kapatid. Ingat kayo lagi.